Okay. Ito naman, medyo good news. Alam mo, nung nakita ko to, natuwa akong sobra. Oh, walang biro, nakita ko to, natuwa akong sobra. Since okay na itong Dolomite area natin. Yung Dolomite, gagawin ng ang goal. Bago matapos si Pangulong Duterte, pwede na mag-swimming. Palakpakan. Parang talaga dun sa mga ibang bansa, no? Lupit. Problema lang natin dito yung water quality. And hopefully, na maging swimmable yung area, baka sakaling ma-meet din natin before that this administration ends. Apat na buwan bago bumaba sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Target ng Department of Environment and Natural Resources na maisakatuparan ang plano na gawing swimmable beach ang Manila Bay sa darating na Mayo. Kaya naman, puspusan na ang ginagawang rehabilitasyon ng ahensya sa Manila Bay para matapos na ang paglalagay ng dolomite sand sa kahabaan ng Baywalk mula sa bahagi ng Padre Faura hanggang sa Abad Outfall. Ayon kay DENR Undersecretary Jonas Leones, tatapusin nila ito sa unang linggo ng Abril habang malapit na rin anilang makompleto ang konstruksyon ng state-of-the-art public complex. Ayan ang pinagmamalaki, state-of-the-art public restaurant. Yusek, siguraduhin nyo may bidet dyan, ha? Pupunta talaga ako pag walang bidet dyan. Lalaiting ko yan ang sinasabi ninyong state of the art pa kayo nalalaman, public, walang bidet, wala. Siguraduhin nyo may bidet yan. Talagang babanatan ko kayong mga taga DENR pag walang bidet yan. Pero sabi nila state of the art daw eh. Ayos tong Dolomite na ito, ha? Port room doon. Ang target based sa MBCO, we can finish the spreading of the Dolomite by first week of April. So makikita niyo itong tinatayuan natin hanggang 500 meters, magiging white na siya. Tapos makikita niyo rin na pag inopen na natin 'to, itong state of the art mo, CR natin, kung makita niyo naman wala namang ganyan na CR sa ibang lugar. Ano kaya meron so, itong CR na 'yan, but state of the art. Nakalutang. Habang pumupupo ka nakalutang. Yung pag upupo mo, lumulutang yung mga tae gaga. State of the art daw eh. Oh, 'di ba? Tapos kakapit na siya sa dingding, may art na. Dolomite natin will be open with a state of the art CR. Samantala, aminado ang DENR na nahihirapan pa rin. Alay mo may sauna o nga ano? Silang pababain ng fecal coliform level. Baka nga ang gagawin diyan yung tulad sa Japan eh, no? Yung pagpasok mo, umaangat. Tapos pagtayo mo nagfa-flush na. Sana ganoon. Tapos mayroon pang pindutan doon eh, may music. Oh, sa Japan nasarap tumai diyan eh. Yung sa mga ano diyan, pag play mo may music. Oh, tapos bakit may music? Ah, di nyo alam ano. Bakit may tunog ng mga ano para hindi maririnig yung puk puk puk. Ah, di ba may tunog ng tubig? Bakit may ganon? Para pagka tumatay ka, paglabas, hindi, yung utot mo, preche ba? Minsan, ng utot mo, may kasamang tae yun, di ba? O, hindi to bastos! Totoo ito, ganyan ang, ay, akala nyo, hindi ako, ganyan ang mga, ano, mga CR sa Japan, may tunog. Para talaga pagpupo mo, kaya ihi mo, yung, kadiri, di ba? Ang naririnig nung katabi. Alam mo sa kanila, grabe yung respeto nila sa mga tao doon, yung kanya-kanya, kailangan yung hindi naririnig. Pati yung tae mo, pati yung utot mo, hindi naririnig. Pati ihi mo, hindi naririnig. Ganun ang respeto nila sa isa't isa. Ang lupit! Hindi, sabi ko nga, baka naman meron pa tong noise cancelling. Alam mo yung noise cancelling na equipment? Meron nun na. Para talagang pag, hindi mo narinig yung bass. Ganun lang. Galili marining mo. Dali. Level ng tubig sa Manila Bay dahil sa marumi na itinatapon dito na nanggagaling sa mga illegal na tubo na pagmamayari ng mga establishmentong Respeto naman sa mga kumakain, banat ba? Sorry naman! Irene, maraming salamat. Thank you very much. Paligid dito. Sa ngayon, sinisikap na ng ahensya na maipasara ang mga illegal na tubo maging ang mga esterong pinanggagalingan ng kontamin. Ayan, sabi yung toilet ni Pinoy, state of the art, walang partition. Oh, ano yun na? Invisible.
Invisible partition yun. Nadong tubig. Bukod pa rito, nire-resolva rin ng DENR kung papaano maiaayos ang kalidad ng tubig doon dahil nagiging problema rin ang epekto ng hanging habagat at amihan. Sa ulat ng DENR, mula sa coliform level ng tubig sa Manila Bay na 7.16 million most probable number per 100 milliliters noong 2020. Bumaba na ito sa 1,600 mpn per 100 milliliters ngayong taon. Pero kailangan pa nila itong mapababa ng hanggang 100 mpn per 100 milliliters upang yan, maaari na itong paliguan. From 1.6? Dati kasi 7.16 million yung mpn noong 2020. Naging 1,600 na lang. Kailangan pababain into 100. Oh. Sabihan nyo yung mga isda, wag tatae, wag iihi. Ay, mga isda! Wag kayong tatae, walang iihi sa inyo, ha? Dina Sorsa, salamat po, ha? Efren Imbuido, salamat. Ang hirap nun, pati yung mga jellyfish, ano? Wag mong patataihin para talaga hindi maging 100 mpn, ano? May vending machine sa loob ng toilet. Uy, pwede yan, ha? Maria Cecil Torres. Baka may ano, slot machine pa nga, eh. Ay, lupet. Ng ating mga Sabi nito sa tae pa rin. Pasensya nyo na, alam mo, ako hindi ako nandidiri sa pag ano. Yung tae, normal na lang sa akin. Hindi ako nandidiri dyan para ho akong aso, eh. Alam mo yung aso? Oh, hindi nyo alam yun. Bagong term yan. Aso ka ba? Bakit aso? Oh, bakit? Bakit? Alam nyo? O sige nga, sagot nga yung may alam dyan, yung matalino. Aso ka ba? Bakit? Pagkakain mo, tayo ka kagad. Oh, sino sa inyo ang ganyan? Parang aso. Oh. Pagkakain, tatay ka agad. Oh, bawat kain, tae. Mga 3 times a day pa, ganun. Kung ilang beses kumain, ganun din kadaming beses siyang tumatae. Hindi kumakain ng tae, ang baboy niyo ba ganun? Ang baboy niyo naman, ano makalat sa akin? Ang tawag, walang biro, tawag yan sa mga taong pagka kumain, automatic kasanayan na nilang tumae. May oy, healthy yan, oy, healthy yan. Ganyan ho ako, healthy. Oo, oh, eh kesa yun naman yung isang linggo, yung tae nasa tiyan mo. Oh, ano mas gusto nyo, ilabas yung tae o lanyan sa tiyan nyo yung tae? Oh, sige, kayo magdesisyon. Masyado kayong judgmental sa mga parang aso. Tuloy. Bayan, napupunta ng Manila Bay. Masyadong stubborn yung water quality. Nahihirapan kami dahil makita nyo meron pa mga illegal na pipes na kailangan natin isarado sa bandar, lalo na sa mga Rizal Park. So pag nasarado natin yan at medyo kita natin, hindi lang yung normal na pag-treat ng pag-linis ng tubig, pero may mga intervention na rin po tayong ginagawa dyan. May mga treatment na. Instead of letting the nature heal itself, yung water, ina-assist na rin natin. May mga dredging tayong gagawin doon at may mga water quality enhancement din tayong gagawin doon. Target ng DENR, natapusin ng Manila Bay Rehabilitation. Alam mo talaga pupunta ako dyan pagka naayos na yan. Bago matapos ang term... Magmumotor ako dyan sa bisik. ...ni Pangulong Rodrigo Duterte at tuluyan na itong buksan sa publiko sa darating na Mayo. Uy. Janice Enjente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Yun, palakpakan! Uy, ako ah. Alam mo, sa totoo lang, sobrang na-appreciate ko UNTV. Sila na lang ngayon ang nagiging talagang neutral na neutral. Sila na lang din ngayon yung naglalabas ng mga good news. Yung isa, wala na, naging political na eh. Ewan ko ba, nangangampanya na yung isa eh. Lahat na lang ng komento doon ng mga anchor nila, nangangampanya eh. Ang pangit ng tingnan, mag-vlog na lang kayo. Ginawa nyo ng vlog yung network nyo eh. Hindi, sa totoo lang, di ba? Tingnan nyo, ang layo na ng UNTV pagdating doon sa isang network na puro pabor doon sa isang kandidato. Ang pangit! Nagre-reklamo ko sa ABS-CBN nun, pero ganun din pala ginawa ninyo. Diba? Plastic nyo talaga.
performance will start momentarily.